Oops, may visitor kami. Meron kaming visitor, makulit. Kulit oh. Parang aso. Kawag ng kawag yung buntot. Hello guys, nandito kami ngayon sa Inks Lake State Park. Today is Friday, June 7, 2024. Dumating kami kahapon. Campsite number 348. So, yung scouting ni AJ, may kasama kami dito, darating mamaya. Bibigyan ko kayo ng campsite tour. So, yung parking area per campsite, pang dalawang sasakyan. May neighbor kami kahapon dito, umalis na. May dala silang kayak. So, pwede kang mag-lunch ng kayak dyan. Oh. So, water only campsite to. Walang kuryente. Ito yung tubig. Kasi kung makita ng ganitong circular area para hindi tumalsik yung tubig mo eh. Okay. So, kada state park, iba-iba yung design. Pati yung hollow blocks nila, iba yung design eh. Kagabi, nag-iaya si AJ mag-swim kami. Naglublub lang kami dito. Masyadong madaming algae dito eh. Pero okay lang. Pag lumalim ka, wala ng algae. Nandito yung sunrise sa kanan. Maitama yung, siguro hanggang dun yung mababaw. Nagsiseparate talaga oh. Nandito nyo yung yung alon. Mababaw lang eh. Pero hindi na kami umabot dun. Okay. So, maganda siya. Sabihin ko na sa inyo, no? Kasi wooded. May mga puno. Tapos katabi mo talaga yung, literally katabi mo yung tubig. Kahapon nga pag nagde-decide ako kung dito ako magsiset up ng tent eh. Nagpipitch ng tent. Ang kulit talaga ng squirrel, oh. Nandun sa lutoan ko. Ano rin eh. Yan siya. Ang kulit. Sabi ni AJ, wag daw, baka daw may alligator. Anyway. Basta pala may tubig dito sa Texas, expect nyo na may alligator. Anyway, so, ito yung fire pit. Nagdala ako ng mga kahoy, yung mga nasirang fence namin. Ayaw kunin ng basurero. Dinala ko lang dito. Okay naman. Tapos may kasamang tables and chairs. Yung pagka state park, di mo na kailangan magdala ng table and chairs. Tapos hindi yan pinaparentahan kasama yan. Nanonood ako ng mga camping vlog sa Pilipinas eh, no? Yung mga tables and chairs pinaparentahan ba? Tapos, eto, itong post na to. Sabitan to ng basura nyo. So, may tali yung basura nyo. Ano yan? Sabit nyo dyan para hindi kalkalin ng mga hayop. Yeah, like squirrels. No? Nakakalkalin. So, kita nyo, wooded talaga. Oh. May puno. Ganda siya. Nakakatulong siya sa shade. And to connect with nature. Ngayon yung tent namin. Hindi ko na nilagay yung rain fly. Hindi ko na nilagay yung rain fly. Kasi sabi ko, hindi naman uulan. Presko-presko. Walang problema sa pagtulog. Actually, kanina madaling araw nagising ako. Nagpa-vlog ako. Ang kulit talaga nito. Nagpapapansin sa akin. Nagpapapansin eh. Dalawa yan eh. Chip and Dale eh. Anyway, hindi ko na niragay yung rainfly. Tapos kanina madaling araw, pinatay ko yung, meron ako rechargeable fan, pinatay ko kasi lamig. Tapos yung cooler na ginamit ko, yung Ozark Trail ko na bear-proof cooler. No? Yan ang ginagamit ko pag yung cooler iiwan mo lang sa labas. Kasi hindi naman yan mabubuksan ng hayop eh. Hindi yan mabubuksan. Bigat yan. Tsaka may locking mechanism. Anyway, yan life vest namin. Kanina iniisip ko, but eto na naman yung tent na dala ko. Marami kaming tents, no? Iba-iba. Pero paborito ko to pag dalawa lang kami ni AJ. Saktong-sakto lang. Anyway, pag kayo first time yung magka-camping, bibili kayo ng tent.
pag sinabing 4-person tent, dalawang tao lang yun. Kasi minimeasure nila yun na nakahiga magkakatabi. Okay, so pag 4-person tent, dalawang tao, tapos meron kayong space para sa gamit nyo. Pag binili nyo, dalawa kayo, tapos bibili nyo pang 2-person, wala na talaga kayong gagalawan, tsaka wala na kayong paglalagyan ng gamit. So I think 5-person tent to eh. Saktong sakto sa amin. Pakita ko na nga. Yan, tulog na tulog si AJ. Tapos pag summer, mas maganda na nakakat ka para, kasi ang airbed mainit sa likod pag summer. At least yan, pag cut, may ventilation ka sa ilalim ng cut or kama. Okay. Yan, lamig kanina madaling araw. Etong isang campsite na to, mas gusto ko to. Nakalagay reserve, tapos merong inflatable na boat. Siguro naiwan niya nung camper dito. Number 347. So ganun din, no? Driveway, parking area, yung water, may sariling water, no? May nag speedboat doon, no? Narinig nyo ba? Mamaya, pakita ko sa inyo. May naiwan pa siyang firewood. Ha? Natutokso akong kunin. Ayan. Gusto ko to, itong campsite na to, kasi may mga bato siya. Ayan, no? Ayaw ko ba? Para siyang nakakadagdag yan sa appeal ng campsite eh. Ayan, mga bato. Tapos dalawa yung river access niya. Isa dito. Ito yung mas gusto ko. River access. Ibig sabihin, pupunta ka sa tubig. Lulublub ka lang. Magsisim ka. Yan. Tapos kagabi doon, no? Private na pala yung kabilang side ng river. Kagabi may naririnig kami ng mga nagkakantahan, nagpa-party. Tapos parang amusement dyan eh, water park. Ayan o. Kabilang side ng river, private. Ayan o, may slide o. Ayan siya. Sabi ko sa inyo, diba? Dalawa water access niya. By the way, hindi ko alam kung saan ka magpipitch ng tent dito. Siguro dito. Ito lang yung... Yeah, siguro eto. Yun lang ang negative dito kasi... masikip yung area niya for tent pitching. Isa lang. Ito na naman tayo sa bato. Volcanic rocks ata itong mga ito. Ito yung isang river access. So pupunta ka rito pala sa Inks Lake, no? Either magsuswimming ka o magkakaya ka, magfishing ka. May dalawang fishing rod dyan, hopefully makakuha kami. Ito yung isang river access. Yan. Yan. Ito. Baba tayo. Maliliit na isda ko nakita. Hindi ka rito maglublub. Lalo ngayon mainit sa Texas. Mataas na yung araw. Kailangan ko na pala magpunta sa sa office to register. Daw nakapag-register kagabi kasi sarado na yung office. Anyway, eto siya. Maligam-gam yung tubig. Sarap. So ito yung campsite na. Usually bring your own firewood, no? Dala ka sarili mo. Kaya nga dinala ko yung mga pinagtabasa ng fence. Pero dyan sa restroom, pakita ko na rin yung restroom. Short walk lang papuntang restroom. Ito parang extra parking area. Extra parking area to. Ano ibig sabihin? Kasi diba pang dalawahan lang yun. Pag may kasama pa kayo na may sariling sasakyan,
pwede siya magpark dito. Magbabayad lang yata ng $5 extra per day. Okay. Yan. So, dalawang campsite yung pinareserve ng troop. Ito, tsaka yun. Yun, may dumating na kagabi. Pakita ko lang yung restroom. Lapit lang siya. So, kasama yun sa i-consider nyo pag maghahanap kayo ng campsite. Kung gaano kalayo siya sa restroom. Yun nga lang, maliliit lang talaga ang ano dito. Campsite and tent pitching area. Yun na yung restroom. Ito yung structure doon. Yan, restroom yan. Meron dyan nabibiling ano. Nabibiling firewood. Ito, campsite 345. No, maliit lang siya pero wooded. May mga bato. Importante yung wooded kasi pag mainit ang panahon, like summer, nakakadagdag yan sa shade. So malamang dyan lang pwede mag-pitch ng tent. Yan. So ito yung water niya. So yan guys, just a quick campsite tour dito sa Inks Lake State Park. Lampas lang ng Austin, Texas. Ano yung cactus dito. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please click like and subscribe and thanks for watching. Bye!